Welcome sa video natin ngayon. Today, meron tayong bubuksang isang amplifier. Ito'y galing sa Lexus Audio. Yung model niya is yung MA18. Ang problema ng amp natin guys is merong sunog daw kasi nagka-short yung kaniyang speaker wire. So, common na problem pero malaki yung damage kasi masisira talaga yung amplifier kapag nagka-short yung kaniyang speaker. So, ito yung laman ng amp natin. Ito yung channel 1 at ito naman yung kaniyang channel 2. So, kung makikita natin is malaki din yung kaniyang transformer. So, hahanapin natin ngayon yung may problema. So, ito naman kitang-kita natin na sobrang sunog talaga yung relay na nandito sa channel 1 board. So, ito yung normal at ito naman yung sobrang sunog at pati nadamay pa yung mga ibang wiring sa paligid niya. So ito guys, since nagka-short yung kaniyang speaker is dito talaga sa relay mas naapektuhan kasi siya yung last nga na nag-control doon papunta sa speaker. Sa ibang amplifier is merong mga features na pag nag-short yung speaker wire is kusa lang siyang mag-off, pero sa nangyari dito sa amp na ito is nasunog talaga siya. So yan, titingnan natin kung maayos pa ba talaga tong amplifier na to kasi sa tingin ko is damaged talaga yung kaniyang board sa sobrang laki ng pagkasunog. So ito itatanggalin na natin para makita talaga natin kung gaano ba talaga kapinsala itong nangyari dito sa amplifier na to. So paalala lang din sa mga mayroong mga amplifier na make sure is maganda yung pagka-connect natin sa ating mga speaker wire. Kung hindi maiwasang may mga dugtong, is make sure na maayos yung pagka-tape para hindi magkaganito, sayang yung amplifier natin. Hindi na maayos kapag sobrang laki na ng damage kasi yung mga PCB na ginamit dito is back-to-back. So kapag sunog na yung PCB, hirap na natin i-trace yung mga pattern niya kasi back-to-back yung kaniyang mga linya. So sa simpleng pagkakamali is dito talaga malaki ang damage na nangyari dito sa amplifier. So sayang kasi sana magagamit pa to sa mga event, pero sa palagay ko is mahirap na tong iayusin kasi sobrang sunog talaga. So tingnan natin ang maayos kung mayroon pa bang mapakinabangan dito sa amplifier na to. So yan yung relay is hindi mo na talaga makikilala kasi sobrang sunog, pati yung heatsink munti ka na rin masunog. Yan, so kitang kita yung PCB na pagkasunog niya, yan hindi na natin yan matrace. So sayang talaga yung amplifier. Pwera naman kung mayroong bagong board, papalitan na lang ng bago kasi yun nga, gagastos ka din para bumili ng bago. So ito talaga yung relay niya. So yung original na relay is kulay puti. Ang nangyari dito is yung relay niya is kulay matte black na, naging itim na. So kawawang tingnan yung relay guys para talagang tinamaan ng kidlat. So ito, paalala ulit, sana yung mga wiring natin papunta sa ating mga speaker is ayusin talaga natin yung pagkakabit. Kung hindi maiwasang may dugtong is make sure na maganda yung pagka-tape at hindi mangyaring ma-short para hindi magaya sa amplifier na ito. So sayang yung board kasi hindi na talaga siya ma-repair. Kung meron mang bagong board is syempre
bibilihin mo din yon. So, sayang din yung pera. So, simpleng pagkakamali, sobrang laki ng damage. So, hanggang dito na lang yung video natin. Sana may napulot kayong mga kaalaman sa video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa ating FB page.